Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na napakarami pang mga halimaw na nagtatago lamang sa Amazon Rainforest? Kaya mula sa kinatatakutang green anaconda hanggang sa mga panike na itinuturing na totoong mga bampira, ay pag-usapan natin ang 10 pinaka nakakatakot na halimaw na naninirahan sa Amazon Rainforest. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Green Anaconda. Kung usapang mga halimaw lang naman na naninirahan sa Amazon Rainforest ang ating tatalakayin, ay siguradong dapat nating unahin ang mga green anaconda na pangunahin ngang kinatatakutan ng mga manlalakbay kapag pumupunta sila sa Amazon. Sino ba namang hindi matatakot sa ahas na mayroong napakalakas na pwersa at talaga namang kinatatakutang predator sa lugar na kung saan ay kayang umabot ang sukat nila sa 20 talampakan. At ang pinakakilalang abilidad nila ay ang pananakal o pamumulupot sa kanilang mga biktima na para bang araw-araw nila itong kayang gawin. Pero hindi lamang yan ang may pagmamalaki ng mga green anaconda dahil para din silang leon sa kagubatan na kung saan ay bigla-bigla na lamang silang umaatake. Kaya naman nakilala sila bilang mga ambush predator na kung saan ay hindi mo nga namamalayan na meron na palang nakalubog na green anaconda sa parte ng tubig na naghihintay lamang ng perpektong pagkakataon para ikaw ay madakma. Wala rin pinipiling pagkain ang mga green anaconda na kung saan ay kahit na anong hayop pa yan ay kakayanin nilang kainin. Pero ang pinaka nakakagulat na sigurong katangian ng mga green anaconda ay mas malaki ang mga babaeng green anaconda kaysa sa mga kalalakihan. At sa kabila ng kanilang nakakatakot na sukat at pag-uugali, hindi naman natin maitatangki na ang ganitong mga nilalang na matatagpuan natin sa ating kapaligiran ay nakamamangha at nakakagulat na makita. Number 9, Piranha. Sino nga ba naman ang hindi nakakakilala sa mga piranha na kung saan ay meron man itong maliliit na mga sukat ngunit talaga namang kinatatakutan silang mga nilalang? Kaya naman ay ilang beses na nga silang naitampok sa iba't ibang mga nakakatakot na pelikula habang pinapamalas ang kanilang nakakagulat at pamatay na abilidad na kainin ng kahit na anong nilalang na kanilang nakikita. Pero alam mo ba na ang mga piranha ay kalimitan talagang matatagpuan sa Amazon na kung saan ay dito talaga sila naninirahan? At simula nga noon ay nakilala na sila dahil sa kanilang agresibong pag-uugali na kung saan ay kinatatakutan ng mga tao ang napakatutulis at tatalim nilang mga ngipit na kayang-kayang humuywa, dumurog ng kahit na anong uri ng karne o buto ng kanilang mga biktima. At sa kabila ng katotohanan na minsanan lamang silang umatake ng mga tao, ang reputasyon nila bilang mga nakakatakot na predator ay talaga namang hindi na maaalis pa sa ating isipan. Kaya naman maituturing natin silang nakakatakot na halimaw sa katubigan ng Amazon na dapat lamang nating iwasan. Number 8, Bullet Ant. Sino nga bang mag-aakala na kapag usapang halimaw sa Amazon ay may maisasama tayong isang uri ng langga? Pero hindi naman basta-basta ang langgam na ito. Ang mga bullet ant kasi ay sa kabila ng katotohanan na maliit man sila, pero talaga namang itinuturing silang nakakatakot na nilalang na kung saan ay nakilala sila ng mga eksperto dahil sa kanilang napakasakit at makamandag na pagkagat na kung saan ay nagkaroon nga sila ng mataas na ranggo pagdating sa Ishmidet Sting Pain Index. Ito ay sukatan ng pinakamasakit na sting ng nilalang na pwede nating maramdaman. Kasabay ng kakaibang itsura ng mga langgam na ito, ay alam mo ba na bago sila umatake ay maglalabas muna sila ng tinatawag ng mga eksperto na warning noise o isang uri ng tunog na nagsasabing aatakihin ka na nila. At ang mga bullet ants ay naninirahan sa maraming kolonya na kung saan ay matatagpuan nga ang mga colonies nila sa ugat na parte ng malalaking mga puno. At alam mo ba na minsan din silang ginamit ng mga Satara Maui tribe na mga katatubong tao sa bansang Brazil para magsimula ng isang digmaan? Number 7, Jaguar. Ang mga jaguar ay itinuturing na isa sa pinaka-iconic na species na matatagpuan natin sa Amazon Rainforest na kung saan ay pangatlo sila sa pinakamalaking pusa sa ating mundo
at nagtataglay ng talaga namang malalakas at maskuladong pangangatawan. Meron din silang malaking ulo at makapangyarihang pangkagat. Ang mga jaguar ay kilala dahil sa kanilang napakagandang uri ng balahibo, na kung saan sa kanilang balat ay makakatagpo tayo ng tinatawag na rosette-shaped spots na nagbibigay sa kanila ng perpektong camouflage, lalo na sa lugar ng Amazon na punong-puno ng vegetation o mga puno sa kapaligiran. Sa pamamagitan ng kapangyarihan nilang tila ba makapag-camouflage sa kapaligiran, ay nai-stalk at pasikreto nilang namamanmanan ang kanilang mga prey nang hindi sila napapansin ng mga ito. Habang malawak naman ang diet ng mga jaguar na kung saan ay kumakain sila ng mga usa hanggang sa maliliit na mga isda na pwede nilang mahuli, dahil magagaling din lumangoy ang mga jaguar na ito na kung saan ay ang karamihan nga sa kanilang mga nagiging biktima ay nahuhuli nila sa mga parte ng tubig. Number 6, Poison Dart Frog. Nakarinig ka na ba ng palaka na nakalalason? Oo, tama ka nang narinig. Makakakita ka ng ganitong palaka sa Amazon Rainforest na kung saan ay itinuturing pa nga sila na isa sa pinaka nakalalasong hayop sa ating mundo. Nakuha ng mga palakang ito ang kanyang pangalan mula sa mga katutubong tribo na matatagpuan din sa kanilang lugar, na kung saan ay nilalagyan nila ng lason ang dulong bahagi ng stick na kanilang hinihipan na pwedeng magsilbing maliit na pana sa gusto nilang maging biktima. Ang maliit na nilalang na ito ay meron ding iba't ibang maliliwanag na mga kulay na tila ba nagsisilbing warning sa mga potential na predators na gustong kumain sa kanila. Dahil kung sakaling kainin sila ng mga predator na matatagpuan natin sa Amazon, ay siguradong mapapatay sila ng mga ito ng kamandag ng palaka. Habang ang tinuturing naman na pinakadelikado sa kulay ng mga palakang ito ay ang mga poison dart frog na mayroong gold na kulay, na kung saan ay sapat na nga ang laso nito para pumatay ng 10 kalalakihan. Habang ang toxin o laso naman na kanilang nakuha ay nagmumula din naman sa kanilang mga kinakain na nagdudulot ng pagkaparilsa at pagkamatay sa mga predators na gusto silang atakihin. Para naman sa mga tao, kahit hawakan mo man lang ang mga poison dart frog ay pwede na itong magdulot ng matinding kapahamakan sa iyong buhay. Number 5, Bushmaster Snake. Ang Bushmaster Snake, o kilala rin sa tawag na Lachesis muta, ay ang tinuturing na pinakamahabang nakalalasong ahas sa Western Hemisphere, na kung saan ay umaabot ang sukat nila ng hanggang sa 12 talampakan. Sila ay kalimitang matatagpuan at native sa Central at South America, kasama na dito ang Amazon Rainforest. Ang venom o kamandag na pwede mong makuha dito ay pinaghalo-halong mga toxins na makapagdudulot ng matinding sakit at damage sa dugo at nervous system ng kanilang mga biktima, na kung saan ay kalimitan nga itong nagre-resulta sa madali ang kamatayan kung hindi agad ito malulunasan. Ang mga aas din na ito ay mga nocturnal o sa gabi lang sila kumikilos, at kilala sila sa kanilang pagiging agresibo, na kung saan ay mapapansin mo nga na humawagayway pa ang mga buntot nito bago tuluyang umatake. Number 4, Harpy Eagle. Ang mga Harpy Eagle ay isang makapangyarihan at malalaking mga raptor na mayroong sukat ang wingspan na umaabot sa halos 2 metro, na kung saan ay may matatalim din silang mga talons. At kung may Philippine Eagle tayo sa Pilipinas, ay talaga namang kinatatakutan din ang mga Harpy Eagle pagdating sa Amazon Rainforest. May matatalim kasi silang mga paningin na kung saan ang gusto nilang atakihin ay ang mga tree-dwelling animals o yung mga hayop na tumatambay sa mga puno katulad na lamang ng mga slugs at mga unggoy, na talaga namang kung sakaling makita ng matatalim nilang mga mata ay asahan mo na nawala na itong kawala dahil sa kanilang nakakatakot na hunting tactics. Kaya naman pagdating sa kalangitan ay isa lamang ang apex predator na pumapasok sa isipan ng mga tao pagdating sa Amazon Rainforest, at ito ay ang mga Harpy Eagle. Number 3, Amazon River Dolphin. Alam mo ba na may mga uri ng dolphin ang matatagpuan natin sa Amazon Rainforest? At ito ay ang tinatawag na Amazon River Dolphin, na kung saan ay
Sila ang pinakamalaking species ng mga river dolphins na umaabot ang sukat nila hanggang sa 2.5 metro. Meron din silang itinuturing na distinctive appearance na kung saan ay may malaking bukol sa kanilang likurang bahagi ng katawan. May mahabang snouts na napupuno ng matatalim at matutulis na mga ngipin. At mapapansin din ang pinkish nilang kulay. Pero huwag kang magpapadala sa cute na itsura ng mga Amazon River Dolphin dahil itinuturing silang apex predator na kumakain ng napakaraming mga prey na kung saan sa tulong ng kanilang grupong pag-atake ay nagkakaroon sila ng unique na hunting strategy. At ayon nga sa mga eksperto, kapag nakakita ka ng Amazon River Dolphin sa maputik na katubigan ng Amazon ay talaga namang dapat mo nang ituring ang sarili mo bilang maswerte dahil bihira lamang silang magpakita, lalong-lalo na sa mga turista. Number 2, Brazilian Wandering Spider. Ang mga Brazilian Wandering Spider ay kilala din sa tawag na Ponotria at sila ang pinakamakamandag na gagamba sa buong mundo na kung saan ang sukat naman ng kanilang mga galamay ay umaabot sa 5 pulgada at ang neurotoxic venom nito ay mas makamandag sa kahit na anong gagamba sa ating mundo. Kilala din ang gagamba na ito dahil sa kanyang pagiging agresibo at mula sa pangalan niya ay meron siyang tinatawag na Wandering Hunting Strategy na kung saan ay naglilibot-libot siya sa paligid hanggang sa makakita nga siya ng gusto niyang magiging biktima. Ngunit hindi naman gaano kadelikado ang kagat ng mga gagamba na ito para sa mga tao. Pero kaya naman nilang makapagdulot ng ibang mga delikadong sintomas katulad na lamang ng napakatinding sakit, hirap sa paghinga, at sa ilang mga kaso pa nga ay nakapagdulot na rin sila ng pagkaparalisa. Pero sa kabila ng nakakatakot nilang reputasyon, ang mga gagamba na ito ay merong importanteng gampanin sa pagkontrol ng mga peste at mga maliliit na vertebrates sa kanilang ekosistem. Bago tayo magpatuloy sa ating listahan, eh gusto ko munang pag-usapan natin ito, ang halimaw na tampok sa ating listahan, kung saan ay makikita natin na parabang pinaghalo-halo siyang uri ng nilalang na pwede nga natin siyang ikumpara sa mga buwaya hanggang sa mga slot o mga squirrel maging sa isang elepante. Hindi talaga matukoy kung anong itsura ng nilalang na ito, pero isa lamang ang sigurado na kung sino man ang nilalang na nakakita nito sa Amazon Rainforest ay siguradong maswerte dahil ang ganitong mga nilalang ay minsanan lamang natin makita sa ating kapaligiran. Kaya naman hindi na rin nakapagtataka kung bakit maraming mga tao ang hindi naniniwala na totoo ang nilalang na ito na kung sakali ay iniisip nila na baka gawa-gawa lamang ito o edited na picture. Pero para sa'yo, totoo nga bang may ganitong nilalang na naninirahan sa Amazon na hindi pa lamang natin natutuklasan? Number 1, Vampire Bats. Talaga namang hindi makukumpleto ang ating listahan kapag hindi natin nabanggit at napag-usapan ang mga vampire bats na kung saan ay isa nga sila sa pinaka nakakatakot na nilalang na pwede mong makita sa Amazon na kung saan ay kilala sila dahil sa kanilang pagsipsip ng mga dugo. Meron din silang maliit at kakaibang mga muzzles, matatalim na mga incisors, at ang kanilang mga ilong naman ay may tinatawag na specialized thermoceptors na kung saan ay nalalaman nila ang temperatura ng kapaligiran na kanilang kinalalagyan. Ang kanilang diet ay syempre mula sa pangalan nito ay mga dugo na kung saan ay para makakuha sila ng dugo ay gagawa sila ng maliit na butas sa katawan ng kanilang biktima bago nila tuluyang ubusin ang dugo nito. Kaya oo, ang pangalan na Vampire Bats ay nakuha nila dahil sa kanilang kagawian na ubusin ang dugo ng kanilang mga biktima. Pero hindi naman puro katatakutan lamang ang pwedeng ibahagi sa atin ng mga Vampire Bats dahil meron din silang nakakagulat na social behaviors na kung saan ay binibigyan nila ng pagkain ang mga kapwa nilang panike na hindi gaano kagaling sa pag-hunting at paghahanap ng kanilang mga pagkain. At sa kabila nga ng kanilang nakakatakot na paraan ng pagkain at pagkuha ng nutrisyon na kanilang kinikailangan, ay meron pa rin namang importanteng gampanin ang mga vampire bats sa ating ekosystem na kung saan kung wala sila sa Amazon ay siguradong hindi magiging balanse ang takbo ng paligid.
dahil nakakatulong din sila sa pagkontrol ng populasyon ng iba pang mga hayop. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Kaya para sa iyo, alin sa mga halimaw na ito sa Amazon ang pinaka nakakatakot sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba.